ang pangalan mo, Eddie Boy, lagi kang inaasar na Eddie Wow, edi ipangalan mo na sa lugaw mo yan, Eddie Wow Lugaw. Siguro po, masarap po, kaya bumabalik-balik po sila sa tinda ko. Dahil kung hindi naman po masarap, hindi po sila babalik. Tinda ko po rito ay goto. May mga alaman pong puso, tuwalya, isaw, balat, mansanilya, libro, at mata ng baka. Yung mga sangkap po ng pares, ginawa ko po sa goto ko. Para kakaiba naman po. Lumpiang toge, tokwa, at saka po lagang itlog. Ang ginawa namin, goto. Pero yung beef pares po na tinatawag nila at saka yung goto ko, alas magkalasa po yun. Pag kumain po kayo sa akin, lahat po kompleto, kahit anong gusto nyo ilagay, may ilalagay nyo. Po yung pagkakaiba namin, mas gusto ko po yung sulit po yung ibabayad nung kumakain sa akin. Para pagkain nila, sulit po yung pera na may bibigyan nila sa akin. Mura na, masarap pa. Basta napunta po sila ng Quiapo, nagsimba, namasyal, hindi pa rin sila dadaan sa akin kasi yun po yung sinasabi nila sa akin pag kumakain sila. Dahil daw po, masarap daw po yung lugaw. Mag-3 years pa lang po, bago pa lang po ako nagtitinda ng lugaw. Mula nung binablog ako nila, lumakas na po yung tinda ko. Nakakaubos na po kasi sa kabila sa maghapon. Minsan, pag maraming tao, sobra pa. Ang partner ko po na nagtinda, ito po si Borjok. At saka po yung asawa ko, pag wala po siyang tinda, tinutulungan niya rin po ako. Ang nakaisip po talaga nito, asawa ko. Ang pagkaiba po ng lugo ko sa iba, mas masarap daw po kaya sa ibang goto. Lahat po yung nang mga tinda ko, ako po ang nagtitimpla at nagluluto. Iba po yung binamnam ng akin. Iba yung pagtitimpla ko ng lugaw. Kasi imbis sa beef pares, ginawa ko po sa goto ko. Kasi po, maraming pares na sa buong Quiapo, maraming kanilang pares. Ang ginawa ko po, goto, nalasang pares. Yun ang ginawa kong panlasa ng tao para maiba naman po yung pagkain natin. Ang pares po kasi, baka, noodles. Ngayon po sa akin, kanin na po, malagkit. Tsaka pinaghalo ko na po yung lasa ng pares sa goto. Kasi po yung tokwa ko, minamarinate po namin yun. At saka po yung toge ko, ganun din po. So, ako po kompleto sa regado. Meron po akong bawang, may chicharon din po ako, may chili oil, may toyo, suka, calamansi at sauce po. Lahat po ng mga ingredient po namin na alam namin na ikasasarap ng tinda namin. Yun po ang ginagawa ng mag-asawa. Ako nga pala si Eddie Boy, ang mayari ng Eddie Wow Lugaw. Nakapwesto po ako dito sa May Pigome Street, corner Hidalgo, kaya po Manila po. Yung una po, ang mga kumakain sa akin, mga taga rito lang, tapos yung mga namamasyal dito pupunta ng SM, kumakain po sa akin ng lugaw. Kada magsisimba po sila, bumabalik-balik po sila sa akin. Dito sa lugar namin dito sa Quiapo, normal lang po yung biroan namin dito. May mga bansag-bansag kami kung tawagin dito. Kunwari, katulad ko. Pag nagkakwentuhan kami, nagkakasalan, di Eddie Wow, ginagano nila ako. Ngayon, naisip ng asawa ko na total, lagi kang may kabiruan na ganyan. Ganito na lang gawin natin. Ang pangalan mo na ipapangalan na natin sa lugawan mo, di Eddie Wow Lugaw na lang.
para mas lalong ko kilalang kilala. Mas madaling tandaan. Kasi kahit sino naman tao, kapag nag-uusap nga, Eddie Wow. Babanggit nilang Eddie Wow. Ay, mabanggit nilang Eddie Wow lugaw pala yun. Masarap pala yung lugaw. Bali po, namimili po kami sa palengke ng madaling araw po. Galing pa po kasi ako ng KFC dito, Maynila. Ngayon, itong kasamahan ko po, siya na po yung nagpapakulo sa umaga. Pagdating namin, tsaka ako po lahat ginagawa ng pagluluto rito. Kung narinig ko, okay daw yung goto, panalo raw. Yun ang sinasabi sa akin lagi, pwedeng bandayo, panalo. Po, karamihan po sa mga nakakain na po sa akin, bumabalik-balik na po. Gala ko na po ako dati ng prutas dito, palikot-ikot, mga karton. Tektong Raita, Isitan, paikot po ito sa buong Quiapo halos. Mangga po dati din daw mga prutas. Una po, naka-basket pa lang. Nakapwesto-pwesto po ako dyan para makikisama po sa mga kapwa vendor. Buhat-buhat ko dalawang basket. Hanggang sa nakaipon ng pera, gumawa po ako ng karton. Kariton po, yung tulak-tulak po, kahoy. Naglalako po ako rito sa paikot. Doon po ako nakapwesto-pwesto hanggang sa nakapasok po ako rito. Apo, dati prutas din po itinda ko rito sa pwesto na to. Kahoy na karton, ganyan po karton, nakaganyan. Kung ano po yung season ng prutas, yun po yung titinda ko mga local. Ayun yun, medyo mahina po ang kita, hindi kaya sa pamilya, hindi sapat. Ang dami po kasi nagtitinda ng prutas, sobrang dami. Minsan hindi nakakaubos, nalulugi. Hanggang sa napag-isip po kami mag-asawa na, sabi ng asawa ko na, Papa, maglugaw na lang tayo. Total, wala namang masyado nagtitinda ng lugaw rito. Bali po, may isa pong kaibigan na nagpera po din po sa akin ng puna. Nakapangutang na po ako, excited na po ako noon para makapagtinda po ako. Kasi po, nung nagawa ko na, tsaka naman yung lockdown. Kompleto na, may mga sangkap na lahat, may mga kandero na. Pantinda na pa talaga pang kinabukasan. Kaso bigla pong nag-lockdown. Imbis na magsisimula po na mag-hanap buhay, ayun, wala po. Hindi po ako nakapag-hanap buhay kasi lockdown nga. Yun nga po siya, siyempre nahiya po ko sa inutangan ko noon. Yung sa pagkakataon na yun, ginisip ko kung paano ko makabayaan ng inutang ko, siyempre. Nakakaya po sa pinag-autangan ko noon. Dahil ang buong akala ko, makapagtinda pa ako ng araw niyo. Ang nangyari po nun, sir, sa labas lang po ng bahay namin, hindi naubos, siyempre, wala namang tao. Siyempre, kaysa masira po yung mga pinamili ko, nailuto ko na rin. Yung iba, naibenta namin, yung natira, yun po ginawa ng pagkain ng pamilya namin. Yun na rin po ginawa namin pagkain sa maghapon. Inisip po rin po, paano ko makabayaran? Nung pinakiusapan ko naman, pumayag naman, dahil naintindihan naman po ako. Kasi hindi nakapaghanap buhay, lockdown. Ayun po, dumiskarte ng iba. Pinakausapan ko yung chewing ko dahil may sa kensya noon na kung pwede, dali namin yung karito na to dito sa Quiapo para mapagsimula na maghanap buhay. Ayun naman po, yun. Nakapagtinda na po ako. Dahil mas malakas po rito ng konti. Yung mga una, pangalawa, yung banding mga 1 week, doon na po ako lumakas ng gusto. Wala nang nalaman po nila na may nagtinda na ng lugaw rito sa harap ng SM. Nabuhayan na ako noon, dahil siyempre kahit paano, kikita na po. Makabawi na sa matagal na walang income. Natutuwa naman po kasi yung pinaghirapan namin mag-asawa ng timpla ng goto namin, yung recipe namin, ayan, lumakas na, naging mabili na. Nagsisimula na po kami pag-usapan, na-vlog na po yung tinda namin. Hanggang sa ngayon, salamat ng Diyos, malakas na po. Dinadayo na po ko ng iba-ibang lugar dito para kumain na. At dahil po sa gotong yan, yan, yun po akong pinapagawa na bahay. Doon sa tatay ko, yung taas, kahit paano, malapit na po matapos. Siguro, konting panahon na lang, matapos ko na rin po yun. Ayun po, medyo hindi na po nagugutuman yung mga anak ko. Kahit paano, nakakain na sa oras, nabibili ko yung gusto ko sa kanila kahit paano. Gusto ko sana yung mga anak ko makatapos ng pag-aaral, kung ano gusto nilang pangarap nila, matupad. Yung maging maayos na yung buhay nila sila, hindi kagaya ko nagtindal sa bangketa. Gusto ko may sarili, may trabaho silang maayos. Ang pagtinda po rin sa bangketa, napakahirap po talaga. Tulad po pag mainit. Mainit, biglang uulan. Hanggang sa magkakasakit ka. So, hindi po namin kasiguraduhan kung kikita po kami o hindi. Kaya swerte po kami pag kumita kami. Meron kami may uwi sa pamilya. Ngayon, pag di kumita, pati po na namin, tangay. Kano'ng nangyayari hindi sa amin sa bangketa. Hindi gaya nang may mga trabaho sa mga opisina, kaya gusto ko makatapos yung mga anak. Fix talaga na may sa araw-araw, kikita at kikita sila. Meron silang inaasahan ng buwan ng sahod. Iba talaga pag may pinag-aralan ka. Mas gusto ko po yung mga pangarap ko nung kapanahonan ko po na malito ko, matupad sana sa mga anak ko. Kaya kahit po mahirap sa bangketa, sir, pinipilit namin makahon dito.
kapag tapos yung mga anak namin, mabili yung pangangailangan. Yun lang po yun naman yung gusto namin mangyari sa buhay namin dito. Para maghanap buhay kami para sa pamilya namin. Ganun nga, pag kumita ka, masaya. Dahil kompleto yung pagkain na sa maghapon. Pero pag di ka kumita, syempre sir, makabawasan nyo yung pamimili mo ng puhunan. Kahit paano, makagabayan namin mag-asawa. Kaya nagtutulungan po kami mag-asawa, sir. Sa iba po, ordinaryong lugaw lang ito. Pero sa amin, napakasagrado po nito. Kasi lahat po dito, kinukuha ko lahat para ikabubuhay ng pamilya ko. Pag di mo tinipid ng regalo ng pagkain mo, kahit saan lugar ka po man nakapwesto, hanap pa namin kahit saan gilid, kahit saan sulo. Basta masarap yung tinda mo, babalik-balikan ka kahit saan ka man nakapwesto. Bukod doon, hahanapin ka nila, ipagtatanong ka nila para makita ka lang, para makakain sila. Hanggat kaya ko sila, maghanap buhay tayo para sa pamilya natin. Nag-vlog sa akin si Erin Adarna, si Angry Pisay, si Tito Jom, Chow Pud, Pinoy Pudi, marami po yung Team Canlas. Salamat sa Team Canlas pala. Medyo lumakas din po kay Team Canlas. Kay Bigotillo Brothers, siya rin po yan. Siya rin po nagpalakas sa akin yan. Marami po ibang vlogger na nagpalakas sa tinda ko. Maraming salamat po sa inyo. Viral at dinudumog ang food cart na ito sa Quiapo, Maynila. 20 pesos ang plain lugaw, 50 pesos naman ang goto na may isang klase ng laman. Trending, sumisigat at masarap na kainan dito sa Quiapo Market. Ito ang malawanas na Edwaw Lugaw. Bayad utang, ganun. Siyempre, hindi mawawala ito sa bangketa yan, yung bayad utang. Bayad 5-6, siyempre, hindi mawawala yan pag kinakapos ka. Painiwala ko naman, sir, yung araw-araw kumita para sa pamilya, yun lang po yung sa akin. Yung sapat, mas maganda kung sobra pa. Pangarap po talaga sa buhay ko talaga. Yung anak ko po, na isa may sakit, yun po ang gusto ko talaga mapagamot ko. Kaya gusto ko sana makaipon sa malumanay na para sa pag dumating na po yung time na pagamot yung anak ko, meron madudukot.